Ang nireklamo niyo po si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Yes, opo. Paano kayo naloko? Nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum para makapag-invest ka po. Then may 5% po na interest. Late na po nilang pinadala po yung kontrata. Nung ano po nakalagay sa kontrata? Contract of loan po. Sabi po nila, yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. Ang daming pera. Yes po. Pinapakita po nila yan sa amin, sir. Mga pera niya yan? Opo, pera po namin yan. Sigurado. Ayan, iba po yan. Idol ang dami naman. Mr. Yexel Sebastian, magandang hapon po, Sir Yexel. Andito po itong mga subscriber niyo po sila at naniwala po sa inyo, doon po sa inyong paanyaya na mag-invest. Nagreklamo po sila. Ano pong reaction niyo, Sir? Na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni May, talaga po, investor din po kami talaga. Hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay papag-addict ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Eh, huwag niyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. So bakit po sa papasan, ay biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Okay. Diba? Kasi kumbaga parang kumolekta ka ng pera para kay Hector. Nagagamitin Hector sa kanyang negosyo kung anong paman yung negosyo yun. Nasaan na po yung mga pera, Sir Yexel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumilip. Nasaan na po yun, Sir? Yung mga pera po na yun, Sir Yapi, nasa office po lahat yun. Pwedeng punta niya ng NBI kasama complainant para bawiin na. Okay, naputol siya. Kung totoo man may Hector, maaari nga siguro, pero siya ang yari dito dahil siya po ang tumanggap ng pera. Tapos yung bank account ng girlfriend niya, ang ginamit, pati yung girlfriend niya, ipit dito. Sige po, ganun po muna. Diretso tayo sa NBI. Kung halimbawa may mga check-in involved, ipapasok din natin BP22. Estafa and BP22, etc. Ang pinagbabasihan po natin sa recommendation. So, ibig sabihin, pasok talaga yung cybercrime prevention. Ha? So sir, kamusta naman po yung naging pagpunta natin dito sa NBI? Okay naman. Well naman po yung naging process ng NBI. So may mga dapat lang kaming dapat asikasuhin pa mga papeles para makapag-file na po kami ng case laban kay Yexel and kay Mikey po. So ano po ba yung mga requirements po na need nating i-comply? Ang sabi naman po dito sa NBI, kailangan lang po namin ng demand letter, yung affidavit of complaint, yung mga evidence pa na meron kami like kontrata, resibo at kung ano-ano po na pwede namin ibigay laban po dito sa kanilang dalawa po. So ganito po, from time to time i-monitor po namin yung case nyo. Ang kailangan lang natin is yung compliance po ng requirements para po dire-diretso na po dito sa NBI. At regarding naman po doon sa nasabi na nakalabas na ng bansa si Yexel, ay nakamonitor din naman po iyon. At once na ma-file na natin to, kung magagawin po ng yung best po ni Sir Rafi para po magkaroon po ng justice yung nangyari sa inyo. And syempre sa tulong na rin ng NBI. Ang kailangan lang po natin is cooperation and syempre po yung mga requirements talaga. At siguraduhin lang po natin yung mga requirements po ay tama po and syempre precise, lalo na po yung complete affidavit. Okay po? At mag-schedule na lang din tayo kung kailan po ulit tayo mag-meet para ma-submit po dito sa NBI yung inyong mga formal complaints po. Okay po yun? Yes po. Yes po. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa Tulfo po sa pagtulong po sa amin yung araw na to at sa mga darating pa po. Sir, ano po ba yung nangyari ngayon dito sa atin sa NBI? Sa ngayong araw pong ito, nakapagpasa na po kami ng mga documents, mga kailangan po para sa pagpa-file ng case. So, mag-aantay na lang po kami sa update ng NBI para sa subpoena po. So, from time to time po, i-monitor po namin yung case nyo and babalitaan din po namin kayo kapag merong progress dito from NBI. So, update na lang sa representative po kung ano man po yung magiging kahihinatnan nung case. And ano na lang po yung mensahe nyo
dito kala Sir Yexel? Gusto ko lang po sabihin kay Sir Yexel na maawa naman po kayo sa amin dahil nagpapakihirap din po kami, di po namin pinupulot yung pera namin. Dugot pawis po namin yung kinikita namin doon sa perang binigay namin sa inyo. Sana naman po, kung gusto nyo po talaga makapag-settlement, makipag-ayusa lang po kayo as soon as possible kasi hirap na hirap din naman po kami. Hindi po yung iba nagkakasakit, nagkakadepress, stress. Ako ilang araw na akong umiyak din na natulala kasi nga po sa perang nawala po sa akin dahil hindi na po ako makaalis ng bansa dahil nga po sa sakit ko ngayon na kailangan ko yung pera pang pa-opera tapos ito po yung nangyayari. Kaya Sir Excel at Ate Mikey, kung naririnig nyo yung hinain namin, sana ayusin nyo naman po sana po ito as soon as possible po kasi hirap na po kami at harapin nyo po sana itong kasong ito at yung problemang ginawa po ninyo sa amin kasi pagod na rin po kami at nahihirapan na po kami. Okay lang yan sir, kumbaga justice will be served naman, basta sasunod lang tayo sa due process at hindi naman po namin nahayaan na mapunta po ito sa wala. Marami pong salamat kay Senator Rafi Tulfo sa pag-asikaso po sa amin, sa aming hinaing dito sa kaso po namin, pati po sa mga NBI po na buong pusong tumutulong po sa amin upang ma-file po itong kaso po namin. Maraming salamat po sa buo at God bless po. Maraming salamat po, Idol!